Pero nagbago ang lahat noong 2013 sa pag-upo ng bagong kapitan ng Barangay San Roque. Di tulad ng marahas na drug war, imbis na hulihin, arestuhin o patayin, inakay ni Kapitan Ricky ang mga gumagamit ng shabu at binigyan sila ng trabaho. Di ba usually yung binibigyan ng trabaho yung mga matitino? Bakit po yung binigyan yun ng trabaho yung kilalang salbahe doon sa lugar? Ano naman gagawin niya pag hindi mo binigyan ng chance? Kawawa naman yung mga yan. Actually, biktima rin niya ng kahirapan. Isa si Edmond sa mga nabiyayaan ng trabaho. Ginawa siyang driver ng truck ng basura. Sabi ko, boss, hindi ako marunong sa karsada. Yun na, pinilit niya ako talagang ano sa kanya. Alam mo, gusto ko talaga nakita siya yung pagbabago mo. Ayon kay Edmond, higit sa pera o trabaho, pagtitiwala ng mga tao ang naging susi ng kanilang pagbabago. Ang laking bagay sa akin, pinitiwalaan ako ni boss. Kaya ginawa ko naman sa kanya, hindi ka naman siya binigo. Bigyan nyo ng chance sa mga tao na sabi natin na nulong, addict, nakagaya namin. Bigyan nyo ng chance na kasi magbabago yan. Sa loob ng ilang taon, pinagsikapan ng mag-asawa ang pagbabagong buhay. Linggo-linggo silang sumasa ilalim sa drug testing hanggang tuluyan silang maging malinis sa droga. Talagang mahirap ng tigpigilan niya. Mahirap. Pero pag ginusto mo, talagang willing, talagang gustong-gusto mo na talaga. Magbabago ka. Magbabago ka. Ang perang kinita ni Edmond sa pagtatrabaho, ginamit na puhunan ni Luz para makapagsimula ng maliit na negosyo. At noong 2017, tuluyan ng tumigil ang mag-asawa sa kanilang bisyo. Ito rin ang taon na nakapagtapos ang kanilang anak na si Katrina sa high school. Sobrang saya ko. Wala pong paglagay yung kaligayahan ko ng mga panahon na yun kasi kasama ko sila na alam ko pong proud din sila. Ako ganun din po sa kanila. Parang, hello guys, ito yung mga magulang ko ngayon. Nagbago na sila. Mas maayos na sila ngayon. Sa ngayon, drug-free na ang Kalye Impyerno at ang buong Barangay San Roque. Ang mga dating bihag ng bawal na gamot, inspirasyon na ngayon sa kanilang mga kapitbahay. Wala mang opisyal na pangalan ng kalyeng ito, pangarap ng mga residente na mabura na ang bansag ditong Kalye Impyerno. Magkaroon ng bagong pangalan, burahin ang imahen ng nakaraan. Dahil sumilip na ang pag-asa sa kanilang munting eskinita. Actually, matagal ko nang sinasabi yan na isang resolution lang ng ating barangay na papalitan namin yung Kalye Impyerno. Na pangalan? Ng pangalan. Kung pwede nga lang Kalye Paraiso yan, para lahat ng tao doon, mabago naman yung pagtingin ng ibang mga dumadayo dito. Nagtapos na ang termino ni Kapitan Ricky ngayong taon. Umaasa siya na isusulong ng bagong halal na kapitan ang pagpapasa ng resolusyon para magkaroon ng bagong pangalan ang Kalye Impyerno. Nakabili na ng bahay sa ibang kalye sina Edmond at Luz. Hello po. Hala, mas malaki yung bahay. Pero imbis na tirahan, pinauupahan lang nila ito. Wala raw kasi silang balak iwan ang Kalye Impyerno. Ano paman ang pangalan nito. Dito lang kami. Oo. Marami na nagsasabi sa amin, ba't daw ay namin umalis dito? Mm-mm. Kasi meron naman ako nabili doon kahit pa paano na medyo malaki. Mm-mm. Pero ayoko umalis. Gusto ko dito eh. Kahit na sabihin may mga masamang nangyari dati dito. Oo, may masamang nangyari. Pero may maganda rin nangyari. Dito rin kami nagbago. Oo, dito kami nagbago.